Mga kapatid, sa totoo lang, ako po yung tao na hindi mahilig mamili ng damit. Kung papapiliin ako, bibili ba ng pagkain o damit, ang pipiliin ko talaga ay pagkain. Kaya nga kung tatanungin ninyo yung kura paroko nyo, alam niya kung anong favorite kong damit ngayon, no? Sapagkat hindi dahil sa favorite ko siya, dahil maganda siya, favorite ko siya kasi madali siyang suotin, hindi mo kailangang plantsahin. Favorite ko siya sapagkat madali siyang matuyo. Favorite ko siya kasi siya yung kasyalabang sa akin. Kaya minsan, nung punta ako sa SM, meron ko nakitang t-shirt na gustong-gusto ko talaga. No? Sabi ko sa aking sarili, kung isusuot ko to, medyo gwagwa po ako ng kaunti. So usually, kapag namimili ako, ang unang-una ko tinitignan yung presyo. Nung makita ko yung price ng t-shirt, ay, sabi ko, hindi siya pasok sa budget. Sapagkat kapag bibili ako ng damit, nasa 200 to 250 lamang yung aking budget. Pero sabi ko nga, gusto ko yung damit na yon, na tingin ko mas babagay sa akin. Kaya nagtanong ako dun sa tindera, nagtanong ako kung meron gantong sukat. At sabi niya, sir, wala po. Ang pinakamalaki namin ay basta itong size na to. Pero sabi niya, sir, American size naman yan, kaya medyo malaki. So ang ginawa ko po, sinukat ko siya sa fitting room. At habang tinitignan ko yung aking sarili, suot-suot yung damit, medyo tama naman sa aking palagay, no? Na gwagwapo ako ng konti. Pangalawa, pinag-iisipan ko, bibiling ko ba siya? Hindi siya pasok sa budget. Pero pwede na rin mag-shed off galing sa ibang resources ko, no? Pero git sa lahat, yung damit, masikip, mukha kong suman. Sabi ko sa aking sarili, alam ko na may solusyon. Magpapayat. Madali, no? At least magkakasya sa akin yun kapag nagpapayat na ako. At sa awa ng Diyos, after mahigit 2 years, no? Wala pang pandemic noon. Ayun, after 2 years, maganda pa rin yung damit. Ganito pa rin yung katawan ko, no? Hindi ko siya nabili. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig po natin yung pagpunta ng magkapatid na sina Juan at Santiago. At inimagine ko, no, habang lumalapit sila kay Jesus, ando yung kahihiyan. Nahihiya sila lumapit. Sapagat alam nila yung kanilang hihingin, bukod sa kagustuhan nila, bukod sa pansarili ay makasarili. No? Kaya imagine nyo, lumalapit na may pagpapakumbaba itong magkapatid. At ang magandang sagot sa kanila ni Jesus, ano ba yung gusto ninyo? No? At sinabi ng magkapatid na gusto namin sa pag nagahari ka na, maupo sa amin isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sinasabi na sana makibahagi kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong posisyon kapag nagahari ka na. At muli natin kailangan balikan, no? Ang pag-unawa ng magkapatid ng paghahari ng Diyos ay hindi makalangit. Pagkos ang alam nila, ang Mesiyas at tagapagligtas, nagpapalaya. Magpapalaya sa kanilang bansang Israel. Pero pansin niyo mabuti, no? Ang sagot ni Jesus, kaya niyo mabatahin ang hirap na aking daranasin. Kaya niyo bang inumin? Kayo ba'y pagbibinyagan sa binyag na daranasin ko? At ang sagot ng magkapatid, opo, no? Gusto kong tingnan nyo rin, pansinin nyo si Jesus. Nung sinasabi ng magkapatid yung kanilang hiling, gusto ko rin isipin si Jesus katulad ng isang tatay na nag-uumapaw sa kabaitan, na tila lumapit yung anak, at ito si tatay tuwan-tuwa, sapagkat yung kanyang anak ay merong hiling. So si Jesus, habang kinakausap ng dalawang magkapatid, malamang nakangiti pa. At kahit sinabi ng magkapatid yung kanilang intention, at for sure nabigla rin si Jesus, sapagkat nga medyo selfish yung kanilang hinihingi, malumanay pa rin nagsalita si Jesus. Hindi katulad ng mga nanay natin, no? Yung mga nanay, kapag maglalapit ka, ang sasabi mo, nanay, pahingi naman ganito o ibili mo kong ganito. Si nanay yung sasagot sa'yo, bakit? May patago ka ng pera? Bakit? May ginawa ka na bang kailangan palitan? Etcetera. Si nanay yung magbubunga nga kapag meron tayong hinihingi. Pero si Jesus, eto, masaya pa siya na sinagot yung mga alagad, kaya niyo mabatahin ang aking hirap. Pansin niyo mabuti, no? Pwede natin pagnilayan, napakagandang eksena. Nag-uumapo pa rin sa kabaitan si Jesus. Sabi po ng isang biblical scholar, si William Barclay, kung pagkukumparahin daw natin itong ebanghelyo kay San Marcos at kay San Mateo, may malaking pagkakaiba. Kay San Mateo, ang nanay na magkapatid ang lumapit kay Jesus. Kay San Marcos, yung magkapatid mismo ang lumapit kay Jesus. Anong interpretasyon doon ni William Barclay? Sabi niya, baka, marahil, si San Marcos, para sa kanya itong eksena na to, nakaka-eskandalo. Sapagkat itong hiling ng dalawang magkapatid, ay talaga namang nakaka-eskandalo, no? Parang unbecoming yung dalawang magkapatid. Kaya ang ginawa ni San Mateo,
hindi yung dalawang magkapatid ang tuwiran lumapit kay Jesus, pagkos ginamit niya yung nanay. Pero kay San Marcos, itong dalawang magkapatid mismo, at anong pinapakita ni San Marcos? Itong mga alagad katulad natin, meron tayong hinihiling sa kay Jesus, meron tayong dinadalangin sa Diyos. At kung susuri natin, madalas selfish, makasarili yung ating intensyon para lamang sa kabutihan natin yung ating hinihingi. Pero mga kapatid, muli, pansin niyo mabuti sabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, bagamat sabi ni magkapatid, kakayanin namin ang binyag na inyong na kakamtan, ang inyong paghihirap na daranasin. Sabi ni Jesus, wala sa akin ang pagpapasya. Wala sa akin kamay ang pagpapasya kung ikaw mauupo sa kanan o sa kaliwa, sapagkat ang pagpapasya ay sa Diyos. Mga kapatid, katulad ng mga magkapatid na Santiago 1, marami tayong hinihingi, marami tayong pangarap, marami tayong naisin sa buhay. At gagawa tayong paraan para makamtan yon. Katulad ng t-shirt, gustong-gusto kong t-shirt. Pwede ako maglabas ng malaking pera, pwede ako magpapayat para makamtan lamang yung t-shirt. Marami tayong pangarap, gusto natin makagraduate ng with honors. Anong gagawin natin? Magsasakripisyo tayo. Sapat ganoon naman ang katotohanan ng buhay. Para makamtan mo isang bagay, may kalakip na sakripisyo. Magsusunog ka ng kilay. Ah, gusto ko yung mga anak ko maging mapabuti sa pag-aaral. Magagandang school ang kanilang pupuntahan. Anong gagawin ng magulang? Ang araw gagawing gabi, ang gabi gagawing araw. May mga hinihingi tayo na nilalakipan natin sakripisyo. Pero bakit ganun? Pero bakit ganun? Pudpud na ang ating pantalon, kaluluhod, hindi pa binibigyan ng Diyos. Pero bakit ganun? Maganda naman yung intensyon natin, pero hindi pa rin binibigyan ng Diyos. Pero bakit ganun? Hindi naman para sa atin ang ating hiningi, para sa ating sa ating kapatid, para sa ating kaibigan na nangangailangan. Bakit hindi pa rin binibigay ng Diyos? Mga kapatid, pansin niyo mabuti. Sabi ni Jesus, wala sa akin pagpapasya. Kasi may mga hinihingi tayo sa Diyos na sa totoo lang, hindi kalooban ng Diyos. Oo, gagamitin mo yung effort mo, gagamitin mo resources mo. Pero natanong mo na ba sa iyong sarili, yung gusto ko ba ay gusto ng Diyos? Yung kalooban ko ba ay kalooban din ng Diyos? Mga kapatid, sabi ni Jesus sa mga magkapatid, bagamat pwede yatang ibigay ni Jesus yung kanyang hinihingi, pero wala sa kanyang kamay ang pagpapasya. Sapagkat may mga hinihingi tayo na minsan o madalas hindi kalooban ng Diyos, na hindi kagustuhan ng Diyos. Meron po ako isang member ng Mother Butler, kausap ko minsan at sumalangit nawa. Sabi niya, Father, meron akong menopausal na, yung bunso ko ay menopausal, no? Malaki yung kanyang agwat dun sa iba kong anak. At nagtataka ako, hindi ba kumihiling sa Diyos, kami mag-asawa, pero nabuntis ako. Pero nagpasalamat na rin kami at tinanggap na meron kaming anak, bagamat napakalayo na nung edad. At sabi pa niya, pero Father, bagamat nagtatanong ako sa Diyos at nagtataka, na-realize ko kung bakit niya binigay sa akin yung anak. Maaga pala akong mababalo. Maaga pala akong mag-iisa. Noong namatay yung aking anak, teenager pa lamang itong aking bunso. At yung iba kong anak, may mga asawa na. Kaya noong namatay yung aking asawa, salamat sa Diyos. May kasama ako sa bahay. Kasama ko ang aking bunso. Mga kapatid, pansin niyo mabuti, hindi niya hinihingi. Pero yun ang kalooban ng Diyos mangyari. Magkaroon siya ng kasama sa buhay. At napakabuti ng Diyos, no? Pansin niyo mabuti. Oo, hindi nga natin hinihingi, pero binibigay niya. Kasi kailangan natin. Mga kapatid, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang pangarap mo? Ano ba ang hinihiling mo sa Diyos? Pero kahit minsan ba natanong na natin sa Diyos, Lord, gusto mo rin ba ito para sa akin? Natanong ba natin sa ating sarili na ang kalooban ko ba ay naglalapat sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, ngayong gabi, hopefully, marami tayong hinihingi sa Diyos, tanungin natin siya, gusto mo ba ang aking hinahangad? At sa mga pagkakataon na tila hindi gusto ng Diyos ang ating hinahangad sa Kanya, hiniling sa Kanya, patuloy tayong manikluhod na Lord, sana masunod ang iyong kalooban.